Hello, what's up? Kamusta mga ka-sunshine? Welcome sa ating YouTube channel and panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So, our vlog for today is the Q&A Challenge Part 1. Kasi guys, ang daming tanong and hindi ko agad masasagot dahil may pupuntahan tayo maya-maya pa. So, magmamadali tayo. So, ang ginawa natin is kinalahatian lang natin yung ginawa nating questionnaire, yung mga nakuha kong questions galing sa inyo. So, ito yon. Namili lang ako siguro mga 20 questions to. So, pag tinawag tayo mamaya, eh baka maputol tong video na to. Pero sisikapin kong bilisan yung pagsagot ko sa inyo. So, kung hindi ko man nasagot yung questions nyo ngayon, maghintay na lang tayo sa part 2. So, ito na nga. Mag-start na tayo. So, first question is from Jocelyn May Dorothy. Shoutout sa'yo, be. Sabi niya, one word that describes you. One word that describes me is I'm a fighter. Fighter talaga ako. Siguro yung mga napagdaanan ko sa buhay na to, yun yung naging daan para maging fighter ako. So, lahat kasi... Sa alam kong tama, pinaglalaban ko din. Sa alam kong tama, pinaglalaban ko din. So, next is from Ken Ken. Shoutout sa'yo sa pinsan kong si Ken Marin Zapanta. And the next day nga pala, pupunta na naman ako doon sa Cavite. Kasi ngayon, andito ako sa Taguig City sa Bicuta. Nung nakaraan, diba, sa nakaraan kong vlog, nandun naman ako sa San Mateo Rizal. So, ini-enjoy ko lang naman yung bakasyon guys, kaya nagagala-gala lang ako. So, ito na nga yung question niya. Sabi niya, paano ka nagsimula as a vlogger? Nagsimula ako, syempre, naghanap tayo ng cellphone na maganda ang camera kasi hindi naman tayo agad-agad makakabili ng ganong kagandang camera na katulad ng ginagamit ng mga vlogger. So, inspiration ko, syempre, ang mga idol ko sa YouTube. Ang, syempre, ang unang-una dyan, Jamich and Jamil Murphy. Yun din, idol ko yan. Yung Brusco Bros, mga pinapanood ko yan. So, marami pang iba, guys. Sobrang dami nila and hindi ko alam kung mababanggit ko lahat. So, next question is from Noah Perkins. Ito yung boyfriend de Ellen Nicole Almandres. So, English nung tanong niya, Ellen Nicole Almandres, shout out din sa'yo. Ikaw na lang magtagalog sa boyfriend mo. Ayoko mahirapan, Diyos ko. Sabi niya, should people choose vaping over smoking cigarettes? Para sa akin, kung talagang nag-i-smoke ka at kailangan mong mamili, pipiliin ko na lang is ang vape. Kasi unti lang yung nicotine doon. Unlike sa sigarilyo talaga na nabibili natin, di ba? Maraming nicotine. So, pero pag ako, as a practical person, wala. Wala akong pipiliin kasi parehas sila na nakakasama sa kalusugan natin. And siguro yung vape, siguro 30% lang nun sa 100% yung nicotine nun. Hindi kagaya ng cigarette talaga na 70%. So, for me, kung, hindi naman talaga kasi ako nagsisigarilyo eh. So, wala for me. Pero kung iba dyan, mag-vape na lang kayo guys, although mahal. Diba? So next, from Edward Kurt Bantayan, shout out sa'yo. Sabi niya, paano mo nakayanan ng pambabash sa vlog mo na I hate Jamil? Nakayanan ko yun kasi nag-isip ako ng positive thoughts. Kasi kung magpapadala ko doon, magpapa-affect ako doon, walang mangyayari sa akin. And sabi nga nila, kung passion mo, walang makakapigil sa'yo. Ito, diba nag-hesitate ako noon na itigil tong pag-YouTube? Sinabi ko yan sa nakaraang vlog ko, pero hindi. Siguro, ano lang yun talaga eh. Pagsubok lang yun kung itutuloy ko pa ba to o hindi. Kasi nga, diba, mga ka-sunshine, may kasalanan din ako doon dahil din sa title ko. So, hindi naman sinasadya ng mga tao na i-bash ako ng ganun-ganun lang. Kasi hindi naman talaga kasi nila tinapos yung video, diba? Pares lang may mali, pero it's okay. Ganun talaga. Hindi mawawala sa buhay yung mga bashers, mga haters. So, next! From Shekina Doll Atrero, sabi niya, paano ka natutong magkilay? Makwento ko nga pala guys. Before, nung grade 11 ako and grade 12, basta around senior high school ako, nag-ahit ako ng kilay ko kasi ginagaya ko yung iba kong mga klase, napakagaling nila mag-ahit. So, yun, na-curious ako kung ano magiging itsura ng kilay ko and unluckily, hindi naging maganda yung result. So, naging parang guhit lang na ganun. Kasi yun lang. So, natry ko maghanap ng mga pictures ko dati nung nagsisimula pa lang ako. So, natuto ko magkilay dahil sa maraming pagkakamali. O sa dami na nagsasabi na, uy, ang pangit ng kilay mo, baguhin mo. Kanunood ko rin ng YouTube siguro. Kaya natuto na ako magkilay. So, next
is from Sophia Alcantara. Shoutout sa'yo, be. Sabi niya, paano gumanda katulad mo? Thank you dyan sa tanong mo. Sabi niya, paano gumanda katulad mo? Actually, siguro, hindi naman kasi ako talaga maganda. Hindi naman ako kagandahan. Siguro lagi lang akong happy sa kabila ng mga problems sa buhay. Lagi lang masaya. Ngiti ka lang ng ngiti. Pero huwag ka na mangingiti ng walang dahilan, di ba? Para ka ng balloon. So, next, from Carlo Sanggalang. Shoutout sa'yo. Sabi niya, pogi ba si Carlo? Oo naman. Pogi si Carlo Aquino. Oo naman, Carlo. Pogi ka syempre, di ba? Pogi. Oh, ayan, 100% pogi. So, next is from... dito, Angeline Eclivia. Sabi niya, ayan na naman yung airplane, mga ka-sunshine. Ang daming airplane na dumadaan. Dami siguro nagpa-flight. Tagal. So, yan. Tuloy na natin. Sabi niya, paano niyo po nakakayanan ng LDR niyo ng BF mo? Paano niyo hinaharap ang problema kahit magkalayo kayo? Nakakaya namin kasi pinipili namin na kayanin. Kahit mahirap na hindi lagi nagkikita, it's okay kasi para rin naman sa amin yun, di ba? Para rin sa family niya na pinagkatrabahuhan niya dahil, di ba nga, kung hindi ka magkatrabaho, paano kakakain, di ba? Kaya kailangan mo lang intindihin yung isa't isa para makayanan nyo yung sitwasyon na sinusuong nyo. And then sabi niya, paano nyo hinaharap ang problema? Hindi ko alam kung ano bang problema sa pagiging LDR. Siguro yung iba, hindi makayanan na LDR sila. Pero kami, ano nga bang nagiging problema namin as LDR couple? So, wala. Siguro yung mga pagsiselos, ganun lang. Pero all in all, wala talaga. Kasi yung diba, yung iba, nag-away lang, hiwalay na kami kasi hindi. Wala. Wala nakaisip na makipaghiwalay. Noon, siguro ako, one time lang. Pero nang sinabi niya na, hindi reason ng pakikipaghiwalay, hindi ko na inulit. Siya naman kasi hindi din talaga na siya nagkikipag-iwalay. So, napakabait. Shoutout sa iyo, Hannibal Corpus. Next! From Jedi Blacas, sabi niya, shoutout sa iyo, paano mo malalaman na siya na talaga? Malalaman mo yun kapag nagkikare siya sa iyo, kapag lagi kanyang tinitext, tinatawagan, chinachat, pero... May mga tao kasing pa-fall, kaya ingat-ingat din. And then sabi niya, may nagpaparamdam, kaso natatakot ako ulit magmahal. Yun, nakakatakot talaga once na nasaktan ka na ulit. Sabi niya pa, susugal ba o hindi? Sumugal ka, kasi wala namang mawawala sa'yo. Oo, masasaktan at masasaktan ka kasama sa buhay yan. Pero try mo yung best mo gawin. Malay mo, diba, mag-work. Next is from... Jessel Joy Espiritu, shoutout sa'yo, be. Sabi niya, tama bang sumugal ka kahit walang kasiguran? Yun, connected yung tanong nila. Oo naman, tamang-tama lang. Try your best until you have... ano daw? Magtagalog na nga lang. Tama lang na sumugal ka. I-try mo yung best mo hanggang sa maabot mo yung success na gusto mo. Kung hindi naman, ganun talaga yung life. May mga pagsubok talaga. May mga sitwasyon na dumadaan sa buhay natin para matuto tayo. So next, from Frailin Ferreriza. Sabi niya, shoutout sa'yo, kabady ko. Sabi niya, miss mo na ba mag-training? Makwento ko lang, guys. Isa po kasi akong kadete ng ROTC, Primsu, Iba Campus. Shoutout dyan sa mga kabady ko. Sabi nila, amin niya, na-miss ka lang. Oo, na-miss ka mag-training. And, nung bata pa ako, guys, pangarap ko na talaga maging sundalo. And ngayon, nagdadalawang isip ako kasi marami akong ginagawa sa buhay ko and hindi ko alam kung itutuloy ko ba yung pag-training ko. So, siguro, mahingi na lang ako ng signs. Ganun. Tutuloy ko ba talaga? So, next is from Kuya Jem. Sabi niya, shoutout sa'yo, Kuya Jem. Sabi niya, sino ang pinakagwapong pinsan? Basta gwapo kayong lahat, oh my God. Pero dahil ikaw ang nagtanong, ikaw na ngayon, Kuya Jem. So, next is from Jamville Bautista. Shoutout sa'yo, Kuya Jamville. This is his channel. Try nyo panoorin yung mga videos niya and don't forget to subscribe sa kanyang channel. So, ayan, pinlog ko na. Sabi niya, dapat bang ibigay lahat ng pagmamahal sa boyfriend or girlfriend mo?
or magtira para sa sarili. 'Di ba pag nagmahal ka, ibibigay mo lahat? Oo naman, ibigay mo lahat, pero wag naman yung sukdulan. Huwag niyong gawin yung mga hindi ginagawa ng mag-boyfriend at girlfriend. Dapat alam yung limitations niyo. So, pag nagmamahal ka naman kasi handa kang mag-sacrifice, ganun. For me naman kasi, hindi mo mararamdaman na ano eh, na binigay mo na lahat or basta masaya ka sa pagmamahal na ginagawa mo is mag-work yung relationship niyo. Masakban ka man sa huli, at least ikaw, tinry mo yung best mo, diba? Yan naman lagi eh, dapat yung best lang natin yung ibinibigay natin. Oh my God, ang daming airplane, guys. So next, is from Kimberly Bugarin. Shout out sa'yo, ka-boarding house ko to. Sabi niya, bakit po ang ganda ni Kimberly Bugarin? Kasi maganda si mama mo. Hindi ko pa kasi nakikita yung papa niya, pero I think pogi rin kasi maganda naman si Kim. So next, Geraldine Busano, shout out sa'yo be, sabi niya, why do people cheat? Siguro dahil dun sila masaya, may mga nag-cheat talaga eh, dun sila masaya eh, diba? Masaya-masaya. Sila kahit nakakasakit na sila ng tao, diba? Pero all in all, wala na tayong magagawa, may pinagsamahan naman siguro kayo, so patawarin mo na lang. Kung ang Diyos nga is nagpapatawad, why not, diba? Kasi kung may natitira pang hatred dyan sa puso mo, wala mangyayari, hindi ka mabubuhay na masaya. Pero nga pala, may mga nag-cheat din pala na para sa ikabubuti ng sitwasyon na kinalalagyan nila. Although mali yun, and may nag-cheat din kasi natatakot sila na malaman may totoo, natatakot sila na baka ayawan mo sila. So next is from Sophia. Sabi niya, may pag-asa bang magustuhan tayo ng crush natin? Oo naman, be. Lalong-lalo na kapag ganyan kaganda sa'yo. Oo naman, sobra. Meron yan. Wait-wait lang tayo for the right time. So, next, sabi niya, Tito Kate. Sino yung pinaka-pogi mong tito? Kagaya ng sabi ko kanina kay Kuya Jem, pogi lahat ng tito at pinsan ko. And then, syempre, ikaw ang nagtanong, Tito Kate. O, ayan, yan yung picture niya, yan yung hinihiling niya. So, yan na, ito yung Tito Kate ko, di ba? Pogi. So, next, Ate Mayadel. Shoutout sa'yo, Ate Mayadel. Siya nga pala yung supplier ko, guys, nung nagre-reseller pa ako. And ito yung FB account niya, check nyo na lang and chat nyo na lang kung gusto nyong maging supplier siya. So next, sabi niya, sino yung ultimate crush mo? My ultimate crush talaga is si Ronnie Alonte, guys. Ronnie Alonte. Oh my God. Ang makwento ko ulit, dati kasi dun sa boarding house namin, malapit lang, siguro 5 minutes na lakaran lang. And merong ano, album tour sila Ronnie Alonte, yung mga hashtag, so hindi ako nakapunta. So, pero okay lang yun kasi nasa church ako nun. Pumunta ako ng church nun and tawag ng tungkulin. Alam niyo naman. Makikita ko naman siguro siya in the right time, diba? So, next, sabi niya, Angelito Madrugaba na nagpa-pageant katulad ni Shikaina Don Atero. So, next, sabi niya, bakit kailangan magsinungaling ng isang tao? Siguro, dun siya masaya. Ayaw niyong malaman mo yung totoo. Ayaw niyang iwanan mo siya, ganun. Pero sabi niya dito, sabi niya, kami hanggang huli, pero bakit ganun lang? Kadali sa kanya, nasirain ang pangako at iwan ako sa ere. Siguro talagang hindi ka lang niya mahal. Manggamit na lang natin yung mga ganung bagay na may mga tao talagang dumadaan sa buhay natin, mga ngako, tapos hindi na matutuparin. Siguro, may mga ganung tao lang para iparana sa atin na kung paano maging masaya, kung paano magmahal ng totoo. Pero ang totoo, iiwan din nila tayo. Pero, ang daming pero. Pero guys, dapat matuto tayo sa mga ganung bagay. And maghanap tayo ng mas better pa na tao para sa atin. So next question, ito na pala yung last question guys. So ito na yun. From Raji Baluyot. So, ito ang kanyang YouTube channel. Check nyo na lang. Sabi niya, paano magpataba? I don't know. Siguro dahil lang ang dami kong kinakain everyday. And yun na nga, sa case mo, nakain ka ng kain everyday at hindi ka tumataba. I don't know. Dapat mag-vitamins ka na siguro ng marami. So, yun lang for today mga ka-sunshine. Wait nyo na lang ating Q&A challenge part 2 para mabasa ko ang inyong mga questions. And sana, keep on
watching my vlog. So if you like this video, give me a thumbs up and don't forget to subscribe on this channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. So yun lang po for today and thanks for watching mga ka-sunshine. So goodbye!